Hello mga ka-friendships, mga mommies dyan, mga kababayan natin around the world. Kumusta po kayo? Time check po dito sa UK. It's already almost 1:30 na po ng hapon. Mag-isa lang po ako dito. Galing po ako naghatid sa anak ko sa school. Well, ang pasok po niya ay 12:20 po. 12:20 ng hapon po. So, yun, susunduin ko siya later after 3 hours. So, at the moment, mag-isa lang po ako. So, I thought like, I might as well take advantage of it. I'll be making some vlogs about work dito sa UK. So, I hope you will stick on me. Sasabihin, ikikwento ko po sa inyo ang naging buhay ko dito nung una pong pagdating ko. At kung ano po yung mga naging trabaho ko at magkano ang sahod ko. Like I said earlier or in my other vlogs, iba-iba po tayong experience dito. Iba-iba din, iba-ibang state, iba-ibang places, iba-ibang city sa UK. Iba-iba po ata ang sahod, so hindi po pare-pareho. So may mga care home na yung mga minimum nila, ganito, ganyan lang. Lalo na, let's say for example, sa London, syempre, ang cost of living doon is malaki. So mas malaki ang sahod nila. To compensate, 'di ba? So yung dito naman sa town namin, medyo malayo-layo kami, nasa 2 to 3 hours away from London kami. So yung sahod namin hindi pareho sa London. So anyways, when I first moved here in UK, buntis po ako, nasa 7 months buntis po ako. Buti na lang pinasakay ako na sa aeroplano. So dito na ko na po pinanganak yung baby ko. So, hindi po ako nakapagtrabaho agad. So, after maybe 6 months, if I'm not mistaken, 6 months yung anak ko, with the help of my Filipino friends here, sila po yung nagbabantay sa anak ko pagka may trabaho ako. Part-time lang po. I just can't remember how many hours. I think I started 12 hours po. So that time, pa extra-extra lang po ako, para lang may pansalili akong may saliling pera, kasi nga iba talaga pag wala kang saliling pera, nakakaya lagi na humingi sa asawa kasi hindi naman sila kagaya sa ating mga Pinoy. So I still have to explain everything why I'm asking. So kasi naman binibili naman niya lahat, siya naman nagpo-provide. So if you have something you want for yourself personal, na parang ang hirap mag-explain pa sa kanya. Anyways, so yun na nga, when I first had my job, ang pinakaunang work ko po is ang carer, which is commonly known in the Philippines as a caregiver. So dito po ang carer, nagsumasahod at the moment, ha, hindi ko na maalala kung magkano dati nung nag-start ako, pero at the moment minimum of £7.83 po. So yung £7.83 po per hour, yan po, at kung i-convert yan sa Philippine money, kung 69 po, depende po kasi sa palitan eh. So kung 69 pesos po ang palitan per pounds po, na it will be 533.27. May calculation na po akong hinanda para sa inyo. So 533.27 per hour po. In pesos po yan, ha. So kung ang isang care po nag-work ng 6 hours, which is my £46.98 siya, ang sa pesos naman yan is 3,241.62. Parang malaki po, di ba, yung kung i-convert na siya sa Philippine money, malaki siya. So 6 hours po yun. Marami pong nagto 12 hours, which is what we call long day na talaga yan. So 12 hours cost, it is 6,483.24. So, kumikita po ang isang carer sa isang araw, pag nag-long day siya, kung i-convert sa Philippine money, it's 6,483.24. So, ang iba po dito, nag 48 hours, kasi yun na nga, hourly kasi ang sahod dito. Pero may mga hourly yung pag-compute, pero yung sahod, may iba weekly, may iba
Quincena, yung every 15 days at iba naman monthly. So yun po ang sahuran na sa ng caregiver po. Depende din po sa company, depende din po kung saan ka nag-ano na pumapasok. Dati po nasa care home ako. Kasi iba yung care home, iba yung residential home. Yung care home po doon maraming tao yung residente, so usually hindi na nila kayang kumilos mag-isa on their own. I mean, hindi na nila kayang kumilos on their own. So you have to help them, feed them, you have to bath them, you have to clean their bum nagbawas sila. So lahat po yung mga ganong klaseng work, yun ang ginagawa ng isang caregiver po or isang carer. Wala naman po akong problema doon po. Na-attach lang po ako sa mga residente pagka nung nandun ako. Kasi nga parang namimiss mo, naaalala mo yung mga lolo't lola mo, yung nanay mo, yung mga ganon, yung tatay mo. So parang feeling ko that time hindi ko kakayanin kasi every time na-attach ako at na may nangyayaring masama sa kanila, na-upset din po ako. So from the care home, I worked there for like I think 6 months and then nag-move ako sa residential home with the help also of my friend. Ni-recommend ako. So sa residential home naman, konti lang mga tao doon kasi yung sa care home nasa 30 plus ata, may 30 mahigit yung residents doon, pero marami din namang carer na naka-assign at mga nurses. Pero sa care sa residential home, mga nasa 14, 13 lang that time yung na residente na sa residential home at saka laging dalawa lang kami. So you have to prepare for their food, you have to cook, you have to saka hindi naman masyadong mahirap yung food nila dito kasi mostly mga sandwich lang, yung mga ganun lang. So, yun na nga. So I work for 3 months I think sa residential until I found a job in a garage. Garage dito po ang tawag sa convenience store na may ano siya, sa cashier ako sa isang garage na yung may gasolinahan. So there I work, I think my contract there is was 12 hours and then for over a year nag night shift din ako, so umabot ako ng 21 hours per week. Minimum din ako noon, so evenings lang ako, so may mga evenings talaga na nagsesekripisyo na pagdating ng asawa ko, wala na ako, siya naman ang magbabantay kasi ako naman mag-work. So pero hindi naman ako full time, so yun na nga 21 hours lang, one night shift lang ako sa isang Friday night. Talagang, kasi hindi nga tayo sanay sa mga ganun po. So, medyo talagang nahirapan po ako nung una. Until such time na nakahanap po ako ng yung trabaho na nagustuhan ko sa isang malaking retail company. Pero ayaw ko sana pwedeng iwanan yung isang job ko. Kasi pwede naman dito magkailang job ka as long as kaya mo, as long as fit sa oras mo. Kaso lang, that time ng December, last week of November last year, nung na-hire po ako, eksakto naman yung sa garage ko, nag-change sila ng rota. Ang binigay sa akin is yung rota na hindi pwede sa akin kasi nga kailangan i-balance ko. Kailangan yung may maiiwan sa anak ko pag nasa work ako, binigay sa akin is yung walang mag-babysit sa anak ko. So, my priority is my daughter. So nag-resign ako doon. So nag-work ako doon for 6 weeks na contract lang sa December lang sa isang malaking retail. Meron din tayo diyan sa Pilipinas, hindi ko na lang sabihin kung ano yung name ng retail company. So yun, nagtrabaho ako for 6 weeks doon at saka nung nag-end na yung contract ko, may nag-offer naman sila ng job sana bago nag-decide na magko-close yung company na yun, pero ibibigyan sana ako ng work na masyado namang maaga, 5:30 mag-start, hindi ko kayanin yun kasi kailangan ko pang ipag-prepare yung mga anak ko ng breakfast, yung asawa ko at saka for their lunch at saka mahirap din na magising yung anak ko na walang magbabantay. So
Yun, kaya ngayon at the moment jobless po ako. I'll be honest with you. Nag-start po ako mag accepting cleaning jobs. Well, isa lang po yung cleaning job ko at the moment, every Tuesday lang po. So yun, tinanggap ko po yun since December, every Tuesday 2 hours lang naman po. At saka paano ko aayawan po yun? Sa atin kung cleaning job parang ang baba-baba ng tingin po, di ba? Dito po hindi po ganun. Lahat po pantay-pantay. Yung amo ko po sobrang bait. At saka hindi uso dito yung sir, ma'am, yung mga ganun. Kahit na sa boss ko, sa yung mga manager. I mean, we just call them on their own name lang. At saka kahit manager ng yung malaking company, naglilinis ng kubeta. Yung pantay-pantay talaga. Kasi they are showing as a good example sa mga subordinates na kahit sila mismo na manager, they're doing that kind of job. Nung nasa work, sa garage din ako, nanibago ako kasi yung manager namin nagwawalis dun sa gasolinahan. Parang nagulat ako na parang, wow, kasi pag sa Pilipinas, pag manager, supervisor, parang ang taas-taas ng tingin natin, ang taas-taas ng respeto na parang saka hindi nila ginagawa ang mga bagay na mga ganyan kasi para sa subordinates lang yan. Whereas dito po, wala po. Pantay-pantay. So yun na nga, back to my cleaning job, tinanggap ko po yun. So I'm under agency pero supposedly ang sahod is 7 pound, ano, 8 pounds 40. Pero ano ba yung 8 pounds 40? I don't know. I haven't calculated eh. 8 pounds 40, no. But then because my cleaning boss nagustuhan yung the way ako maglinis, ganon, napakalinis ng bahay nila. Sabi ko nga minsan sabi ko baka hindi na nila ako kailangan every week, every other week naman kasi nakakaya naman na tumatanggap ako ng sahod na malinis naman yung bahay nila. Pero sabi naman nila na masaya naman sila every time daw na pumupunta ako. So bakit ayaw ka pa niyan? 10 pounds po ang binibigay sa akin. So kung 69 po ang palitan, may 690 90 na po ako per hour. So, 2 hours ako kung ginagawa yun. So, walang problema po. Sila pa ang babait. Puro na lang sila. Thank you, thank you, thank you sa akin. Saka sila pa yung nahihiya. Tapos, ako pa ang bahala kung paano ko linisin, kung ano ang kailangan ko, kung anong gagawin ko. Hindi sila, they don't really bother. So, yung papasok ka, it's up to you, Lynn, wherever you wanna clean. So yun, kaya naging comfortable na lang din ako sa job na to. But then, I mean, I'm not very comfortable with this job. I mean, I really have to find a proper job. But then, nang dahil nga sa 3 hours lang yung 3 hours lang nasa school ang anak ko na maliit. So, wala talaga akong ibang choice kundi magantay ng exact, I mean, ng time talaga na next this coming September magpo full time hopefully na siya if I'll be able to get 30 hours. So yun, may 6 hours a day na siya sa school, so I can take advantage of that and I'll get a proper job na. But then at the moment yun na nga mahirap, may marami akong inapplyan pero yung oras na mga ng trabaho is hindi fit para sa akin. But I know eventually God will provide something for me. Naghahanap naman ako and nag-e-enjoy naman ako bilang nanay pero hindi lang kasi ganun eh, kailangan talaga ng pera, especially may mga obligasyon ako sa buhay at kailangan ko din tulungan yung asawa ko, nakakahiya naman siya lahat. Yan lang po. Sana po na nagkaroon kayo ng idea kung ano po yung buhay dito sa UK. I'll be sharing more of my life in my next videos. If you want to ask questions po, mag-comment lang po kayo kung ano yung gusto nyong malaman. I'll be happy to share with you po my own opinion. Thank you so much po for listening. Bye for now. Bye!